Hey, what's up mga bro? So kahapon niya ay nagawa ng mapa-uwi ng Atlanta Hawks sa itong matagal niyang trust the process ng Philadelphia at ni Joel Embiid. Marami sa atin nakala na Philly ang papasok sa Eastern Conference Finals pero nagawa nga ng Atlanta yung parang nagawa ng Miami Heat last year. Well, isa sa sinasabing naging problema daw sa Sixers ay itong si Ben Simmons. Sa huling series kasi nila kontra Atlanta, nag-average lamang siya ng 9.9 points, 6.3 rebounds, 8.6 assists at 1.3 steals per game. Kung titignan, hindi naman masama yung average na yan mga bro. Maliban lang talaga pagdating sa points per game. Well, sa height niya na 6'10", disente yung average niya na 6 rebounds per game. Yung 8 assists per game naman, disente din naman, lalo na yung 1.3 steals per game niya dahil bilang tall guard, advantage niya na yon sa mas nagliliitan na guard kumpara sa kanya. Hindi naman maikakailan na mahusay naman talaga siyang defender mga bro. Pero hindi naman yun ang problema sa kanya, kundi yung ability niyang tumira, mapa-tres, perimeter at free throw man yan. Sabi ko nga yung 9.9 points per game niya ang hindi lang maganda sa stats niya. Dahil bilang 3-time All-Star, isa ka talaga sa aasahan ng team mo. Kung hindi man sila makakuha ng opensa mula kay Joel Embiid o kaya kay Tobias Harris na hindi naman All-Star, dapat isa ka sa may kakayahang tumira. Kaso mukhang hindi niya talaga kaya mga bro. Sa mga pag-atake niya sa loob, pwedeng masabing mahirap mapigilan ng isang Ben Simmons. Kaso sa mga malalayong tira na, eh hindi na siya nire-respeto sa depensa. Madalas nga talagang hinahayaan na lang siyang tumira mga bro. Sa apat na season ni Ben Simmons, napakababa ng kanyang shooting percent pagdating sa free throw at lalong-lalo na pagdating sa tres. Meron siyang average na 60% pagdating sa free throw at 15% lang pagdating sa tres. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng walang outside shooting yung starting point guard nyo lalo na sa part ni Ben Simmons na ganyan kababa lang yung average pagdating sa tres. Actually, matagal ng issue sa kanya yan. Sa regular season, mukhang hindi lang napapansin pero pagdating ng playoffs, eh nandun na yung tunay na epekto ng isang Ben Simmons. Nung game 5 nga sa loob ng 14 free throw niya, apat lang ang naipasok niya. Eto pa naman yung game na nakaambakan sila ng Atlanta. Tapos nung game 7 kung saan yung wide open dunk na sana, eh pinasa pa mga bro. Pwede na sanang maitabla ng Philadelphia yung laro doon kaso pagtapos nun, hindi na sila nakalapit pa sa Atlanta. Yung simpleng tira na yon pwede pa sanang magpabago ng sitwasyon. Nasobrahan lang talaga sa pagpasa etong si Ben Simmons. Dahil literal na ayaw ng tumira mga bro. Kaya naman marami ang kumakalat na balita na malaki ang posibilidad na i-trade siya ng Sixers. Pero sa totoo lang kahit na i-trade siya, pero kung sa sarili niya hindi niya kayang mag-improve, eh sa tingin ko wala sa team ang problema, kundi nasa sa kanya na talaga mga bro. Hindi sagot yung malipat sa ibang team dahil nasa iyo mismo yung problema. Kahit na ilagay mo yan sa Lakers, kung ganun pa din yung magiging laro niya, bale ang labas nun eh, bubuhatin lang siya nila LeBron at Davis. Bata pa naman tong si Ben Simmons mga bro, halos papasok pa nga lang yung prime niya as a player. Kailangan niya lang talagang mas mag-improve pa, lalo na pagdating sa kanyang shooting. Pero ikaw bro, anong masasabi mo kay Ben Simmons? Dapat na nga ba siyang i-trade? O dapat pang sumugal ang Philadelphia sa kanya? Mag-komento lang ng sarili niyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.